Samantala, sangayon ang DNR Western Visayas na ipasarang Boracay para bigyang daan ang paglilinis sa lugar kasunod ito ng banta ni Pangulong Duterte kaugnay sa pagpapasara ng Boracay sa kanyang talupati sa Davao nitong Biyernes. Sabi noon ng Pangulo, binibigyan niya sa Environment Secretary Roy Simato ng 6 na buwan para linisin ang isla. I will close Boracay. Boracay is a cesspool. But you go into the water, it's smelly. Smell of what? Kasi lahat doon ang palabas nila. So Boracay, in a few hands there, is destroying the environment of the Republic of the Philippines and creating a disaster coming. Para bigyang daan ang paglilinis sa Boracay, irerekomenda ng DNR Western Visayas ang 2 buwang hanggang 1 taong pagpapasara sa isla para sa mga turista. Ito'y sa kabila ng malaking kita ng Boracay sa turismo. Base sa datos ng Department of Tourism, halos 60 bilyong piso ang kinita ng Boracay noong 2017. Inalmahan naman ng ilang resort owners sa Boracay ang pahayag ni Pangulong Duterte. Naintindihan daw nilang layunin ng Pangulo pero naniniwala silang hindi ito ang solusyon. At kaugnay pa rin po ng balitang yan, makakapanayam po natin si DNR Undersecretary Jonas Leones, Usec Leones. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, sa mga nakikinig ko. Opo. Oho, dito sa planong paglilinis ng Boracay, paano ho ang nakikita niyong sistema at paano ho ito ipapatupad dyan sa isla po? Hindi lang DNR ang magtatrabaho dito. It will be a coordinated effort ng DOT, DILG, local government, and DNR. So lahat ng environmental concern, ito yung sasagutin natin. Lahat ng mga violations sa batas, enforce lang natin. So ito yung gagawin natin pangunahing action para ma-address natin yung pollution doon sa Boracay. Apo, kasi matagal-tagal na rin hong nagawa ng mga kumbagay mga investigative report yung Boracay at nakita na ho talaga na yung mga tubo ho galing mga pusali iba diyan diretso na ho talaga sa dagat yung sinasabi ng Pangulo. So ano ho ang plano nyo dito sa mga establishment na ito na yung iba para mga foreigner pa ho ang nagmamay-ari? Paano ba ito? Pagmumultahin, ipapasara, o paano pong plano dito? Ito, Jiggy, ha? Talagang mahirap talagang yung mga nagpo-pollute din sa tubig ng Boracay. So yan, sinasabi na, based sa ating investigation dyan, talagang maraming nag-discharge directly sa water body. Kaya lang talaga, pinasarado na natin dati yan at naayos, kaya lang bumabalik sa mga problemang ganyan. Dahil din siguro sa dami ng tao dyan sa Boracay. Kaya nga kung mapansin mo, iniisip na rin ng ating kagawaran dyan sa Region 6 na talagang magkaroon ng parang 2 buwan muna medyo bawasan natin ang mga pupunta dyan. At pangalawa, ito talagang hindi na lang si ang DNR pati si Presidente concerned rin sa kalagayan ng Boracay. Kaya ipapatupad na natin talaga yung kinakailangan na ipasarado at kinakailangan na bigyan ng imposa ng penalty ang mga violators. Gagawin natin within 6 months para malinis lang yung Boracay na. Apo, yung pong solid waste management, paano nyo planong ipatupad dyan sa Boracay? Kasi bukod dun sa, yun nga, yung mga sewerage nila, sewer nila dyan, dyan po diretso, paano ho yung mga solid na basura? Paano so yan, yung sa water, talagang ibabail iyan natin, investiga natin at bibigyan ng karampatang parusa dyan. Kasi sa mga problema pa rin ng Boracay, ang basura. In fact, even before the directive of the President, Jiggy, talaga nakatutok kami dyan sa basura dyan sa Boracay. Kaya nga lang, itong nalinis na namin yan ng una, kaya lang sa dami ng tao talaga, can you imagine mula December hanggang January na trip ang basura natin dyan sa Boracay. Kaya iniisip natin talaga, we should be controlling na yung influx ng tao dyan sa Boracay para talagang ma-address natin yung garbage problem. Talagang walang paglalagyan dyan. Ang basura nila, nilalakbay pa natin sa Katiklan, sa mainland, para lang ilabas yung basura dyan.
So, talagang sa pakikipagtulungan namin sa local government unit, iniisip natin yung mga ibang mga teknolohiya kung paano natin ma-address yung basura dyan sa Boracay. So, maaari siguro itong pamahalaan, local na pamahalaan, iniisip na rin yung mga kinatawag na mag-invest sila sa waste-to-energy project, Digi. Kasi kung talagang ano lang, ordinaryong landfill, mga collection, hindi kinakaya, Jiggy, yung basura dyan sa dami ng basura sa Boracay. Apa. So, yun ang direction natin dyan. At kailan nyo nakikita? Apa. Hello, hello. Go ahead po, Usec, go ahead po. Oo. So, ito, meron lang ano, nung huling punta namin ni Secretary Simato dyan sa Boracay, yung lokal na pamahalaan dyan, talaga meron na silang plano na magtayo ng waste to energy dyan. At instead na bago ay ipunin ito at dadalhin sa mainland, baka po pwedeng dyan na lang sila i-convert energy yung mga basura dyan kasi talagang napakarami. So, hindi lang physical yung paglilinis, kailangan din talaga mabawasan yung mga turista pupunta dyan para talagang ma-issue natin na mamanage ng maigi ang basura dyan sa Boracay. Bilang panghuli ho ay ano ho ang mensahe niyo sa mga kababayan natin kasi parang ang mangyayari nga babawasan niyo yung pagpayag para makapunta po diyan sa Boracay pero kumbaga nandoon pa rin yung mga establishment na talagang ito yung itinuturo ng pangulo. So paano niyo babalansehin ito na hindi naman masisi lahat talaga sa turista itong problema dyan? Oo, ganito ang gagawin natin dyan. Kasi kung bawas ang ano, yung lalo na yung mga resort dyan, kung talagang kasi ang basura talaga, kailangan talaga maigpik na pagtulungan ng local na pamahalaan. Kasi under the Republic Army 003, talagang responsibility din talaga naman ang local na pamahalaan yan. Kung hindi natin papayagan na kung local na pamahalaan magiging maigpit, nagpapatupad yung provision 9003, so di pwede tayo magawa na at ma-resolve natin yung problema dyan. But gayon pa man, ang DENR ngayon ay tumutulong na, nagbibigay kami ng konting financial para mapaigi ang implementation natin 003 dyan. But then, we can do only, do so much, Gigi. Talagang kailangan talaga itong problema na to hindi na pang local na pamahalaan at hindi na rin pang DENR. Talagang dapat kailangan magtulong-tulong dyan. Ang isa nga natin, itong mga resort na makikita natin talaga na nagbabiolate dyan sa mga sa 903, so waste treatment sa waste water, ay talagang wala na tayong magagawa dyan kundi ipasarado at para hindi na sila magdagdag pa ng basura dyan sa isla ng Boracay. Apo, marami salamat po sa pagkakataon at mga update si Undersecretary Jonas Leones ng DENR. Salamat po sa... Salamat, Jiggy, salamat.